Tara, samahan niyo akong mag-assemble ng ating chocolate fudge cake. Kapag ganitong flavor ay naglalagay ako muna ng butter sa ating cake pan at saka ko naman inilalagay yung ating baking paper para hindi manikit at talagang moist yung ating cake. Kapag ganitong mga customized cake at may mga fondant na topper, nire-recommend ako talaga sa kanila ang ganitong flavor na chocolate fudge cake dahil mas stable siya kumpara sa aking mga chiffon cake. So ayan, palamigin muna natin bago natin i-assemble. Bale, gumamit nga pala ako dyan ng 10-inch na size na cake board, yung medyo makapal at yung matigas na rin. Sa pag-assemble ko ng cake, ay naglalagay muna ako ng frosting sa board at saka ko ilalagay yung ating first layer. Lagay lang ako ng ating chocolate Swiss meringue buttercream. Meron akong available recipe sa aking YouTube channel, pakicheck na lang po. Etong ginagawa ko ng cake na to ay nasa 8-inch na lapad by 7-inch na taas. Double sides ng aking standard na chocolate fudge cake, kaya madami-dami ding servings ang makukuha dito. Kinaram coating ko muna yung ating cake dahil lalagay ko muna to sa rep para mag-set. Pero bago ko makalimutan ay nilagyan ko muna to ng cake straw o yung zago straw para dagdag support sa ating cake lalo na kung itatrouble ito ng malayuan. After half an hour ay inilagay ko na nga itong ating final coating. Ito pa rin yung ating Swiss meringue buttercream na may vanilla flavor. Para ma-achieve ang ganitong kulay ay naglagay lamang ako ng color meal white at konting hot pink gel color. Isa sa mga magpapa-challenge sa'yo sa paggawa ng cake ay itong pag-i-smooth ng buttercream. Lalo na kung hindi manageable yung buttercream natin, lalo tayong magtatagal sa paggawa nito. Yung mga cake topper po natin na yon ay lahat po yan ay edible. Gawa sa chocolate balls at iba naman ay marshmallow fondant natin. Dahil gusto ni client as much as possible ay edible lahat ng mga cake topper. Dahil first time ko nga gumawa ng mga chocolate balls, buti na lang andyan sa YouTube para may kopyahan ako. Kaya ayan, nakagawa ako ng mga balls o diba ang gandang tingnan. Normally kasi ang nakikita ko ay yung may mga styrofoam sa loob tapos lalagyan ng white chocolate. Eh hindi naman edible yung ganun, masasayang lang at saka maitatapon. O kaya naman yung mga plastic na ball na para naman sa mga pang Christmas. Kaya hanggat maaari, mas maganda talaga eh lahat ay edible para naman sulit din yung bayad ni client. Ginawa ko nga rin pala yung teddy bear na yon gamit yung ating marshmallow fondant. Hindi ko na nga lang na-videohan yung mga paggawa ng aking cake toppers kasi ang dami at saka ang haba. Naglagay nga rin pala ako dyan ng edible gold leaf para sa dagdag effect sa cake. Ito nga pala ang gamit kong brand o diba mas bongga. So ayan, taran! Tapos na yung ating customized chocolate fudge cake with chocolate buttercream and vanilla buttercream. Mas masarap ko talaga ang cake lalo na kung fresh na fresh ito. Yung kumbaga ngayon mo gagawin tapos bukas pipick upin, mas bongga. That's my personal preference lang po. So ayan, ganito ko nga pala siya ibinox. Pero bago ang lahat, eh talaga nga namang masikip nga pala. Akala ko, kakasya na siya sa ating 10-inch na cake box. Pwede naman, kaso magagalaw yung ating mga cake topper, baka magtanggalan. Buti na lang at may stock pa ako ng 12-inch na cake box. Mas maluwang at mas mataas at kakasya yung ating cake, madami siyang space. Hindi masasage yung ating mga cake topper, so diba? Mahirap makipagsapalaran dyan sa maliit na box, lalo na kung hindi ako yung magdi-deliver. Kaya diba, linlakihan ko na yung box kesa naman doon sa maliit, baka masira pa yung cake. O, kita nyo, diba? Ang luwang ng space niya, hindi siya kipot na kipot. Nung nilagay ko nga pala yung takip niyan, saktong-sakto lang doon sa Oh Baby. Dahil mahirap ulit makipagsapalaran, kaya naman ang ginawa ko, ay gumupit ako ng extra na cardboard at ginawa ko siyang extender ng ating cake box. O, diba? Madali lang naman, lalo na pag ngayon itong matataas yung ating mga cake. Madaling gawa ng paraan, Pinoy tayo maparaan, o, diba? Nung maibalik ko nga yung takip, saktong-sakto ko ako, kupo, lalagyan ko na lang nga ng scotch tape kaysa lagyan ko pa ng cling wrap, magkapangit tingnan nun. So, ganyan lamang po ang aking ginawa sa ating customized cake at yun lang po. Maraming salamat sa panonood, sa pag-share at sa pag-like ng aking mga videos. Hanggang sa muli!